Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway suma inyong lahat. At sumaiyo rin. Araw ng Biyernes, napakarami po natin ngayon sa loob at sa labas ng simbahan, gayon din kapiling natin ang mga sumusubaybay sa pamamagitan ng live streaming. Sila'y kasama natin mula sa iba pang lalawigan, mula sa iba pang bansa sa buong mundo. Sapagkat tayo'y nagdedebosyon. Pinipresenta natin ang kahilingan ng ating kalooban sa Kanya. Nagmamakaawa tayo. Ang ating banal na misa, pagunita sa isang namamanata sa Diyos, isang reliyosa, Santa Frances de Chantal. Mga kapatid, aminin po natin ating makasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birhing Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating makasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipagkalo mong matularan namin ang pagkauliran ni Santa Francesca de Chantal na nagpunyaging makatulad ng dukha at mapagkumbabang Mesiyas. Upang sa pagtahak naming matapat sa iyong pagtawag, marating namin ang hantungang inaalok ng iyong anak na namamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiyo po muna po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Ezekiel. Sinabi sa akin ng Panginoon, tao, ipamukha mo sa Jerusalem ang kanyang kasuklam-suklam na gawain. Sabihin mong ipinasasabi ng Panginoon sa kanya ng Diyos, ikaw ay mula sa Kanaan, Amoreo ang iyong ama at Hiteya ang iyong ina. Nang ikaw ay isilang, hindi ka pinutulan ng pusod, ni pinaliguan, ni kinuskos ng asin, ni binalot ng lampin. Walang nag-ukol ng panahon upang gawin sa iyo ang isa man sa mga bagay na dapat gawin. Wala man lamang naawa sa iyo. Basta ka na lamang inilapag sa lupa nang ikaw ay isilang. Nadaanan kitang kakawag-kawag sa sarili mong dugo. Sinabi ko sa iyo noon na mabubuhay ka at lalaking tulad ng mga halaman sa parang. Lumaki ka nga at naging dalaga. Maganda ang iyong dibdib. Mahaba ang iyong buhok, ngunit ikaw ay hubad.
nang madaanan kita uli. Nakita kong ikaw ay ganap ng dalaga at ibinalabal ko sa iyo ang aking kasuotan upang matakpan ang iyong kahawaran. Nangako ako sa iyo ng buong katapatan. Nakipagtipan ako sa iyo at ikaw ay naging akin. Pinaliguan kita, nilinis ko ang dugo mo sa katawan at pinahiran kita ng langis. Dinamtan kita ng may magagandang burda at sinuotan ng sandalyas na balat. Binalot kita ng pinong lino at damit na seda. Sinuotan kita ng pulseras sa magkabilang braso at binigyan ng kwintas. Binigyan din kita ng hikaw sa ilong at tainga. Pinutungan kita ng isang magandang korona. Nagayakan ka ng alahas na pilak at ginto. Ang kasuotan mo'y pinong lino, piling seda, at telang nabuburdahan ng maganda. Ang pagkain mo'y yari sa pinakamainam na harina. Pulot-pukyutan at langis ang iyong inumin. Lumaki kang walang kasing ganda at nalagay sa katayuan ng isang reyna. Natanyag sa lahat ng bansa ang iyong kagandahan, pagkat lalo itong pinatingkad ng mga palamuting iginayak ko sa iyo. Ngunit naging palalo ka dahil sa iyong kagandahan. Anupat nabuyo ka sa pagiging patutot at ang sarili mo'y ipinaangkin sa lahat ng makita mo. Gayunman, hindi ko na rin kalilimutan ang ginawa kong tipan sa iyo nang ikaw ay bata pa. Ngayon ay gagawa ako ng tipan para sa atin. Hindi ito masisira kailanman. Sa sandaling ipatawad ko ang lahat mong kasalanan, matitikom ang bibig mo dahil sa laki ng kahihiyan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Galit ng Diyos ay naparam, pinatawad niya ang tanan. Galit ng Diyos ay naparam, pinatawad niya ang tanan. Ang Diyos ang siyang nagliligtas sa akin. Tiwalang tiwala ako at wala muntimang pangamba. Sapagkat ang poon ang lahat sa akin, siya ang aking awit, ang aking kaligtasan. Malugod kayong sasalok ng tubig sa batis ng kaligtasan. Galit ng Diyos ay naparam, pinatawad niya ang tanan. Magpasalamat kayo sa poon, siya ang inyong tawagan. Ipaalam ninyo sa mga bansa ang kanyang ginawa. Ipahayag ninyo ang kadakilaan ng kanyang pangalan. Galit ng Diyos ay naparam, pinatawad niya ang tanan. Umawit kayo ng papuri sa poon, sapagkat kahanga-hanga ang kanyang mga ginawa. Ipahayag ninyo ito sa buong daigdig. Mga anak ng Siyon, umawit kayo ng buong galak, sapagkat nasa piling ninyo ang dakila at ang banal ng Israel. Galit ng Diyos ay naparam, pinatawad niya ang tanan. Magsitayo na po ang lahat. Oh.
Tanggapin niyo ang salita na di sa tao nagmula, kundi sa Diyos na dakila. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Nung panong yun, may mga Pariseong lumapit kay Jesus at tinangkang siluin siya sa pamamagitan ng tanong na ito. Naayon ba sa kautusan na hiwalayan ng lalaki ang kanyang asawa sa kahit anong kadahilanan? Sumagot si Jesus, hindi ba ninyo nababasa sa kasulatan na sa pasimulay, nilalang sila ng may kapal, lalaki at babae. At sinabi, dahil dito iiwan ng lalaki ang kanyang ama't ina at magsasama sila ng kanyang asawa at sila'y magiging isa. Kaya't hindi na sila dalawa kung hindi isa. Ang pinagsama ng Diyos ay huwag paghiwalayin ng tao. Tinanong niya ang mga Pariseo, bakit iniutos ni Moises na bigyan ng lalaki ang kanyang asawa ng kasulatan sa paghihiwalayan bago hiwalayan ito? Sumagot si Jesus, dahil sa katigasan ng inyong ulo, kaya ipinahintulot ni Moises na hiwalayan ninyo ang inyong asawa. Subalit hindi gayon sa pasimula. Kaya't sinasabi ko sa inyo, sino mang lalaking humiwalay sa kanyang asawa sa anumang kadahilanan liban sa pakikiapid at mag-asawa sa iba, ay nangangalunya. At ang mag-asawa ng babaeng hiniwalayan ay nangangalunya din. Sinabi ng mga alagad, kung ganyan po ang kalagayan ng lalaki sa kanyang asawa, mabuti pang huwag nang mag-asawa. Sumagot si Jesus, hindi lahat ay makatatanggap ng simulaing yan, kundi yaon lamang pinagkalooban ng Diyos. Sapagkat may iba't ibang dahilan kung bakit ang mga lalaking hindi makapag-asawa, ang ilan dahil sa kanilang katutubong kalagayan, ang iba dahil sa kagagawa ng ibang tao ay nagkagayon sila. Mayroon namang hindi nag-aasawa alang-alang sa ikauunlad ng paghahari ng Diyos. Ang makatanggap ng simulaing ito ay tumanggap nito. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna po tayong lahat. Ngayong Biyernes na mahalaga para sa ating komunidad dito sa Quiapo, binabati po namin kayo sa pagpapala, pagbibindisyon, pagbibiyaya, pagkakaloob ng napakaraming grasya mula sa ating napakabait na Nuestro Padre Jesus Nazareno. Patuloy po tayong nagmamakaawa. Patuloy po tayong itinataas ang mga pinagdaraanan natin sa buhay. Ang mga pasanin natin, mahirap po ang buhay natin, sa Kanya tayo umaasa. Ang aral sa atin, hindi po bago ito. Paalala lamang. Tayo po'y may kaugnayan sa Kanya. Ang connection natin sa Kanya, tumibay. Ito'y pananampalataya. Nawa ito'y malalim, matibay, solido. Meron tayong pakikipagtipan sa Kanya. Tipan, ibig sabihin tipan, nasa lingwahe ng pagmamahal. Ngunit, pinili natin itong
putulin. Sa ating unang pagbasa, Propeta Ezekiel, paano mahambing ang Israel, ang tao? Nakita tayo ng Diyos, sanggol na babae, nung nakita, nabalibag lamang sa tabi, naitapon, walang nangangalaga. Wala man lang sapin, lampin sa katawan. Ginawa ng Diyos ay inampon, inalagaan, binihisan, mga magagandang damit, isang kalagayan na lalaki ng ayon sa maayos na buhay, ibinigay lahat ng may bibigay upang ang kanyang buhay ay mas gumanda. Maganda nga, lumaki itong babaeng sanggol na dalaga, mahaba ang buhok. May mga alahas siya na nakakaakit. Ngunit, ano ang ginawa ng dalagang ito? Nagpa-alindog. At naging isang babaeng, ika nga, mababa ang lipad. Ang buhay naging kahiyahiya. Lahat ng pagmamalasakit ng Diyos ay inaksaya. Ngunit ang Diyos, nasaktan, pinaluha ang Diyos. Ang sabi niya, ibabalik ko ang ating tipan, magbalik loob ka lang. Yung mga ibang lalaki sa inyo, tatanggapin niyo ba yung ganyang klaseng babae? Siguro ay, kung ako ha, ay magdadalawang isip ako. Kung ako. Pero buti naman, napakabait ng Diyos. Kahiyahiya ang buhay. Ang Diyos, ang Panginoon, siya pang susuyo, siya pang lalapit. Tatanggapin kita. Ibabalik ko ang ating tipan. Magbalik loob ka lang. Aral po na tumanaw naman tayo ng utang na loob at isang wastong pamumuhay. Sa ating ebanghelyo naman, ganun din. Ebanghelyo ayon kay Mateo. May buhay ng pag-aasawa. Noong nagliligawan, nagsusuyuhan, nagkakantahan, nagliligawan. Napakaganda. Napakatamis. Noon, bakit ngayon? Hiwalayan na. Ayoko na pong, sapagkat napakarami po ang naghiwalay ngayon. Huwag na kayong tumingin sa kaliwat kanan ninyo. Yung tipan, yung kasunduan, yung pangako na sagrado sa harap ng Diyos ay binaliwala at gustong hiwalayan. Sabi ng mga Pariseo kay Jesus noon, bakit merong sulat ng hiwalay si Moises? Hindi ganyan sa simula. At sinabi pa, dahil sa katigasan ng inyong ulo, sapagkat ang plano ng Diyos, pagmamahalan, pagpapatibay ng pamilya, pagiging tapat sa isa't isa, kung ano ang pinagsama ng Diyos, huwag paghiwalayin, sirain, buwagin ng tao. Ngunit ganun ang
aking ginawa. Ibinagsak ang kasunduan. Kung ganun ang ginawa sa atin, yan ang may pagkakaunawaan tayo. Diba pagtatraidor yan? Ewan ko lang ba, ako'y tao, baka iba tayong mga ugali natin. Naging tapat ako sa'yo. Naging mabait ako sa'yo. Naging magalang ako sa'yo. Ginawa ang lahat. Pero hindi sinuklian o pinalitan o ginantihan ng kabutihan kung hindi. Yun, pag-aabando na at iba pa. Yan po ang tawag sa atin. Huwag naman natin saktan ang damdamin ng kaibigan, ng pamilya, ng Diyos. Maging magpakatao tayo. Minsan pa nga yung matataas na rangko, matataas ang posisyon, mga makapangyarihan, pinakapundasyon nito ang kaugnayan natin sa isa't isa. Pasensya po, walang umingiti sa inyo. Ito po yung ating ebanghelyo. Ipagdasal natin ang isa't isa. Alam niyo po ang Diyos, kahit ba tayo pinili natin ang sarili natin, natukso tayo, pumili tayo na mas bata, mas maganda, iniwan natin iba, mapagbigay pa rin ng Diyos. Ngunit alalahanin natin ang mga taong nasaktan natin, yung pagbubuo ng pamilya. Ako po, bumubuo ng komunidad. Kayo po, pinagkalooban ng responsibilidad na bumuo ng inyong pamilya. Dinidiligan po natin yan. Mahirap po yan. Kailangan mabait ka, pasensyoso, at alam mo, sa isang ginawa, madaling mabuwag, matumba, masayang ang lahat. Kaya pakaingat-ingat tayo. Sige na po, sige na po. Mahirap po talaga itong turo na ito. At yung dulo po nito, sinabi ng mga apostol, sabi ng apostol, mabuti na lang, huwag na lang tayo mag-asawa. Ay, napunta naman sa, ito naman, kasi pari ako. Mahirap din. Ha? Sabi naman, mahirap din maging yung hindi mag-asawa. Yung kaya na hindi mag-asawa alang-alang sa Panginoon. Sapagkat yung mga pari, yung mga reliyoso, natutukso din ng mundo. Alam niyo yan, alam ko yan. Kung sino ang ganun din, kung ano yung patakaran, yung sukatan sa inyo na mag-aasawa o nag-aasawa, gayon din sa amin, katapatan. Kaya nagtutulungan po tayo. Kaya araw-araw magdasal, araw-araw kayo magsimba, ako magmisa, araw-araw tayo magrosaryo. Bakit? Para sa kapakanan ng mga mahal sa buhay. Sa tulong ni Maria, nasa ikapitong pagnunabinaryo po tayo ng Nuestra Señora de la Buena Hora ni San Jose, ni San Roque, bukas pala ang simula ng ating triduo. San Roque, salamat po. Buhay pa kami at tinulungan sa panahon ng pandemya. Tayo po'y maging tapat. Tayo po'y sumunod sa kasunduan. Tayo po'y pakaiingatan natin ang tipan na ginawa natin kasama ang Nuestro Padre Jesus Nazareno. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, nakikilahok sa paglikha ng Diyos ang ng bagong buhay ang mga asawa at may bahay. Ialay natin ang ating mga panalangin ngayon para sa mga magulang at mga anak.
Tugon po natin, Panginoon, punuin mo ng iyong pag-ibig ang aming tahanan. Panginoon, punuin mo ng iyong pag-ibig ang aming mga tahanan. Ang simbahan, naway tunay na maituro sa kanyang mga miyembro ang totoong dangal ng kasal at tulungan ang mga mag-asawa na manatiling magkasama sa banal nilang buhay may asawa. Manalangin tayo. Panginoon, punuin mo ng iyong pag-ibig ang aming mga tahanan. Ang mga pinuno ng gobyerno at mga mambabatas, naway magpatupad ng mga batas at tuntunin nagtatatag ng tahanan at hindi sumisira nito. Manalangin tayo. Panginoon, punuin mo ng iyong pag-ibig ang aming mga tahanan. Ang mga dumaranas sa mga pagsubok sa kanyang buhay may asawa, naway makatanggap ng biyaya na makapagsumigap isa buhay ang kanilang mga pangako. Manalangin tayo. Panginoon, punuin mo ng iyong pag-ibig ang aming mga tahanan. Ang mga pamilyang nasira dahil sa diborsyo at paghiwalay, naway makatagpo ng suporta at pangunawa sa kanilang kapwa-tao, sa kanilang komunidad. Manalangin tayo. Panginoon, punuin mo ng iyong pag-ibig ang aming mga tahanan. Ang mga yumaon nating mga kamag-anak at kaibigan, naway magtamo ng kaligayahan at kapayapaan sa walang hanggang tahanan ng Diyos. Manalangin tayo. Panginoon, punuin mo ng iyong pag-ibig ang aming mga tahanan. Diyos ng pag-ibig, nilikha mo kaming lalaki at babae upang ipagpatuloy ang iyong gawaing lumikha. Ang pagmamahal namin sa isa't isa naway sumalalim sa iyong pananahan sa aming buhay. Hiniling namin sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama namin lumikha, minarapat mong si Santa Francesca de Chantal ay maging bagong nilikha bilang kawangis mo. Ipagkalo mo kami ring pinagkalooban mo ng pagbabago
ay makapaghain ng mga alay na kalugod-lugod sa iyo sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo. Itaas sa Diyos ang iyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong ikinagagalak naming may mga banal na tao na nagtalaga ng sarili sa anak mong si Jesucristo upang ipamalas nila ang paghahari mo at maakit ang kapwa na manalig sa iyo. Ngayon sa amin ibinigay ng iyong anak na minamahal ang kabanalang iyong taglay at hangad mong kamti ng tanan. Ito ang pinanggalingan amin ngayong nililingon. Dito mo rin nais na kami makarating at humantong. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya sa pamamagitan ng Espiritu, gabi mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bagay ang pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawa kanya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang malagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inibot niyang kalis sa kanyang malagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ipagpapatawad ng makasalanan, gawin ninyo sa pag-alala sa akin." Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay. Si Kristo'y nabuhay. Si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniali namin sa entinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid namin na himlay, na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayun din ang lahat mga pumanaw, kaawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawan mo at pagidapatin kami lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas kaysa ng mahal na Birhing Maria na Ina ng Diyos, Nuestra Señora de la Buena Hora. Nang kabayak na puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol, Santa Francesca de Chantal, ni San Juan Bautista at ng lahat ng mabanal, na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo,
May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng anak na aming Panginoong, Hesus Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubili naman nakakagaling na utos sa turo ni Jesucristo na Panginoon natin na Diyos, ipahayag natin ng lakas doob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat masama, pagkalooban ng kapayapaan, araw-araw iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoon Jesucristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan na iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan na ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ng aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. At pagkalooban mo kami na kapayapaan at pagkakaisayin sa inyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Mga kapatid, mga kaibigan, sumainyo pong kapayapaan ng ating Panginoon. At sumainyo. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos, ito nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan, mapalad na mainayayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Thank you.
Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama namin mapagmahal, kaming pinalalakas ng banal na pakikinabang ay matutunawa kay Santa Francesca de Chantal para hanapin ikaw lamang at akuin ang bagong pagkatao sa aming pamumuhay sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbabasbas sa mga deboto ng kanilang mga kahilingan at dasalan, mahal na po ang Jesus Nazareno, inayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan yung angka nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nilang yung katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po niyo mga daladala nilang mga imahin at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon nito na way maalala ng mga pangakon sa binyag na ikalang ibig at paglilingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. Thank you po. Sumainyo ang Panginoon at sumaiyo at pagpalain kayo ng makapangyarihan Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Taglayin po ninyo sa inyong pag-alis ang kapayapaan ni Jesucristo. Salamat sa Diyos.